Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos, ang Panginoon na sa amin ay nagligtas mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Salamat po sa iyong dakilang biyaya. Kahit kami na mga naligtas sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo, Panginoon, ay nagpapasalamat sa pagpapahintulot mo sa amin na magkatipon sa iyong harapan upang papurihan ang biyaya mo, Panginoon, at mapag-aralan ang salita ng Diyos. Naniniwala po kami na nasa kalagitnaan ka po namin, Panginoon, sa oras na ito. Pakiusap, samahan at ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa mga kapatiran na nakikinig ng salita ng Diyos sa kanilang mga tahanan online dahil hindi kami maaaring makapagtipon ng sama-sama sa isang lugar upang pag-aralan ang salita ng Diyos nang dahil po dito sa COVID-19. Sa mga churches sa aming bansa at sa marami pang mga churches sa buong mundo, at sa mga brothers and sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahirap na sitwasyon. Pakiusap, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng biyaya, salita at mapagpalang mga kamay mo, O Diyos. Nawa, maisakatuparan nila ang dakilang gawain ng pagdadala sa mga ligaw na kaluluwa patungo sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos at sa matapang na pangangaral ng Ebanghelyo. Pakiusap, pagalingin mo po ang mga may sakit upang mabuhay sila para sa kalooban at kaluwalhatian mo, O Diyos, sa kanila pong natitirang buhay. Pakiusap, ipahintulot mo po ang nararapat na biyaya sa mga tinutukso at sa mga mahihina upang hindi sila matisod sa pamamagitan ng paghawak sa kanila sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay. Kaya't Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin at umahawak sa amin sa pamamagitan ng iyong salita at makapangyarihang kamay upang kami ay maging bago, banal at matapang. Sa oras na ito, pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos at iyong makapangyarihang mga kamay. Pakiusap, ipahintulot mo po nawa sa amin ang karunungan na makilala ang banal na kalooban mo, O Diyos. Ipahintulot mo po sa amin ang katapangan at kapangyarihan na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan natin sa ating Biblia, Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 35. Hanggang verse 37, Roma chapter 8, 35 hanggang 37. Roma chapter 8, verse 35 hanggang verse 37. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Hanggang dito po. Nagpunta po ako sa inauguration ng church building doon po sa Inje Church na matatagpuan sa pinakamalayong lugar sa hilagang parte po ng ating bansa. Maraming mga sundalong kapatid doon dahil marami po doong kampo ng mga militar.
Kaya bagaman ito ay mahirap na sitwasyon upang mag-evangelize, marami po ang doon sa lugar na iyon ang mga ligtas na brothers and sisters at ginagawa po nila ang lahat ng makakaya nila upang mag-evangelize na may isang matibay na pag-iisip. Kaya ako po ay lubos na natutuwa at lubos na nagpapasalamat dahil po sa kanila. Kaya nang tumingin po ako sa kanila, naalala ko ang salita na tayo ay mga mabuting kawal ni Jesucristo. Ang mga sundalo sa mundo, sila ay nakikipaglaban para sa bansa at kapayapaan. Tayo po ay mga kawal na nakikipaglaban sa kasalanan, nakikipaglaban kay Satanas at sa mundo bilang mga mabubuting kawal ni Jesus. Ang ating mga brothers and sisters na nasa iba't ibang lugar ay nasa mahihirap din na sitwasyon. Subalit, sila ay nag-evangelize at mayroong fellowship sa isa't isa para sa Panginoon sa mahihirap na sitwasyon. Kaya sa tingin ko, ito ay napakaganda sa harapan ng Diyos at ito ay magiging malaking kagalakan at kaaliwan sa atin. At sa kabaliktaran, ay mayroong ilan na hindi namumuhay ng mabuting Christian life kahit na sila ay nasa mabuti namang sitwasyon. Talagang naaawa at nahihiya po ako sa tuwing tumitingin ako sa kanila. Tuwing Linggo ng umaga ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos patungkol sa buhay Kristiyano na may pamagat na mapuno kayo ng Espiritu. Tayo ay naligtas na wala ang ating pagsisikap sa pamamagitan ng pag-unawa sa biyaya ng Diyos na naisakatuparan sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus pagkatapos nating maunawaan na tayo ay makasalanan ng mapapahamak o mawawasak. Kaya ang kaligtasan, ito po ay kaloob ng Diyos. Kaya hindi na natin kailangang magbayad ng pera, magsikap upang matanggap ang kaloob na ito. Maaari nating matanggap ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, tayo ay naging mga anak ng Diyos pagkatapos nating maligtas. At tayo ay naging mga Kristiyano at tayo ay naging mga taong pupunta sa langit. Bagaman tayo ay nabubuhay sa mundong ito, subalit gaya ng sinabi ni Jesus, kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. At ngayon, ang mga ligtas ay lumipat na mula kay Adan, patungo kay Jesus, at mula sa kamatayan patungo sa buhay, at mula sa mundo patungo sa katawan ni Kristo sa church. Patungo sa katawan ni Kristo, ito po ang church. Ngayon, ang ating buhay ay nabago na sa walang hanggang buhay. At mayroon na tayong tiyak na pag-asa. At mayroon na tayong layunin sa buhay. Kaya po, ang paraan ng ating pamumuhay ay ibang-iba sa mga tao ng sanlibutan. Mas mararamdaman natin ito ng higit habang pinag-aaralan natin ang Biblia. Mahirap isipin ang bagay na ito na tayo ay mga anak na ng Diyos. Kung tayo ay ipinanganak bilang anak ng hari, aba, tayo ay prinsipe. Kung tayo ay ipinanganak na marangal, tayo ay sa marangal na pamilya. Tayo ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos kay Jesucristo. Tayo ay naging mga anak na ng Diyos. At itong bagay na ito ay tiyak. Kaya, mayroon tayong kamanghamanghang espiritual na posisyon. Sa unang Juan chapter 3 verse 2, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Kapag bata pa, hindi natin malalaman kung siya ba ay isang prinsipe o anak ng marangal na pamilya o anak ng isang chairman ng malaking kumpanya dahil yung bata ay bata pa. Subalit,
habang siya ay lumalaki, ang posisyon, yung kanya pong posisyon bilang prinsipe, ito ay nagiging tiyak. Bilang anak ng hari, kapag siya ay may sapat na gulang na, siya ay magiging hari na. Hindi ba ito ay natitiyak o nagiging sigurado habang siya ay lumalaki? Kaya nga sa unang Juan chapter 3 verse 2, ngayon ay mga anak na tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Ang mga taong ligtas ay nagsisikap din gaya ng mga hindi ligtas. Ang buhay ng mga taong ligtas ay katulad sa mga hindi ligtas, subalit ang ating katayuan, ang ating buhay at ang ating pag-asa sa mundo ay hindi na tulad ng sa kanila. Habang ang ating pananampalataya ay lumalago, malalaman natin kung ano ang posisyon ng mga Kristiyano at tayo ay magiging katulad sa pag-iisip ni Jesucristo. Upang maging karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo maaaring maging tulad sa mga tagasanlibutan. Kailangan nating maging iba. Ang ating pag-iisip din, ito po'y mababago. Kung magsabi ang isang ligtas na siya ay ligtas, subalit ang kanyang anyo ay katulad pa rin sa karaniwang tao, nalalaman po natin na ang panlabas na anyo ay hindi pa nababago. Subalit, yung sa panloob na kanyang pagkatao, ito po ay nabago na. At ang ating puso at buhay ay hiwalay rin sa mundong ito. Ang Diyos na hindi nakikita ay palaging nasa atin. Ang tinatawag na Kristiyano ay mayroong kaparehong kahulugan na taong ligtas. Ang tao kung saan ang Espiritu ni Kristo ay nananahan. Ang tao na kung saan ay mayroong Espiritu Santo sa Kanya. Nasa atin ang Diyos. Ang Kristo at ang Espiritu Santo. Subalit, kung mayroong tao na nalalaman ang katotohanan at kinalilimutan na siya ay anak ng Diyos at nabubuhay siya sa mundo sa sarili niyang pag-iisip, tapos siya ay lumalakad sa ibang daan, siya ay taong bumabaliwala sa Espiritu Santo. Binabaliwala niya ang Diyos na nananatili sa kanya. Kaya huwag sanang mangyari ito. Merong pagtitiwala, dapat tayong mabuhay ng nararapat bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos nang walang bayad. Mula ng araw na tayo ay maligtas, hanggang sa tayo ay pumasok sa kaharian ng Diyos, dapat tayo ay mabuhay sa pananampalataya. Kaya lang, hindi po ito madali. Mayroong maraming kahirapan. Subalit, kaya natin itong gawin dahil ang Panginoon ay palagi nating kasama at tinutulungan niya tayo na mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ayon sa salita ng Diyos. Kaya po kailangan nating matutunan ng detalyado ang paraan kung ano nga ba ang Christian life. Tuwing araw ng Panginoon ay pumupunta tayo sa church building, nagpupuri at nananalangin sa Diyos. At nakikinig tayo ng sermon, nag-offering ng pera. Ito ay mga mabubuting gawa ng mga Kristiyano. Subalit ito ay maliit na parte lamang ng Christian life. At kung mamumuhay tayo ng ayon sa ating sariling kaisipan, ang mga kwalifikasyon bilang isang Kristiyano ay walang kabuluhan. Ang halaga nito ay magiging zero. Ang Christian life ay ang pagsamba sa Panginoon at pagsunod sa Kanya sa bawat araw. Araw-araw na nakikipaglaban sa Diablo, araw-araw nakikipaglaban sa kasalanan. Ito ay hindi madaling gawain. Kaya nga, dapat tayo ay maging gising at magpakatino. Sinong kawal ang kayang matulog sa sitwasyon ng digmaan laban sa kanilang mga kaaway? Tapos mabubuhay siya? Hindi, mamamatay po siya sa digmaan kung ganun. Ang kawal na lumalaban upang manalo sa labanan ay dapat na dumaan sa mga paghihirap at sakripisyo. Maaari din po siya mamatay. Kaya sabi dito, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang ating pinuno ng hukbo
na si Jesucristo ay nakipaglaban sa Diablo at siya ay namatay doon sa krus. Kaya sa Colossians 2 verse 15, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila ay ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Maaaring iniisip ng Diablo na natalo niya si Jesus na kanyang ipinako sa krus. Subalit sinabi ni Jesus doon sa krus, natupad na. Sino pong panalo? Kaya nga sa Genesis chapter 3, ang ahas na si Satanas ay pinatay ni Jesus doon sa krus sa pamamagitan ng mga pari at ng mga Hudyo na ginamit ni Satanas na ang sakong ni Jesus, sila po ang dumurog. Kaya sa Genesis chapter 3, ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang binhin ng babae, si Jesus, na ipinanganak sa pamamagitan ng birhen na si Maria na dudurog sa ulo ng ahas. Kaya sino po ang nanalo? Maaring isipin ng mga tao na si Jesus na ipinako sa krus ay anak ng Diyos, subalit siya ay sinumpa at pinatay. Subalit, ang krus ay ang pinakamalaking pagtatagumpay. Maraming mga Kristiyano ay tinitiis ang pagsumpa at pagdurusa at tahimik na namumuhay sa mundo. Kaya sila ay maaaring maging miserableng tao o hangal sa paningin ng mga taong hindi ligtas. Subalit, ang Kristo ay nananatili sa atin at tayo ay nakikipaglaban sa kasalanan, sa sanlibutan at sa Diablo. Tayo ay mga tao na nagtatagumpay sa malaking digmaan at patungo sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian. Kaya, ang ating Christian life, ito ay hindi may isa sa katuparan sa pamamagitan lamang ng pamamaraan ng tao o ng ating sariling pagsisikap o masidhing puso. Sa huli, sa unang Pedro chapter 5, verse 8 hanggang 9, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Siya ay labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Kaya ang ating kaaway, yung kaaway ng Diyos, ito yung Diablo, si Satanas, ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Tayo ay mga ligtas na Kristiyano. Hindi mahaagaw ni Satanas ang ating kaligtasan, subalit sinusubukan niyang lubos na sirain ang ating Christian life. Hindi siya nagpapahinga kahit gabi. Siya ay naghahanap ng kanyang malalapa at dapat natin itong malaman. Kaya sabi sa Biblia na ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya kahit na tayo ligtas na, ang ating Christian life ay maaaring bumagsak sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Mayroong mga pagdurusa sa isang digmaan. Mayroon pong church doon sa Inje, sa hilagang bahagi ng Korea, na mayroong gubat at maganda ang tanawin. At ang pangalan ng pastor doon ay napakaganda. Ang kanyang pangalan ay Han Chul-in, na ang ibig sabihin ay One Iron Man. Naisip ko na kailangan nating maging mga Iron Christians na maaaring makipaglaban sa Diablo at matalo ang mga masasamang plano ni Satanas. One Iron Man. Dapat maging Iron Christians ang mga Kristiyano sa pakikipaglaban sa Diablo. Sa Korean War po ay mayroong isang pagkakataon na ang atin pong hukbo ay tumakas patungong Busan. Ang hukbo ng UN ay pumasok at muling kinuha ang Incheon. At ang ating hukbo po ay muling natalo. Nang oras na iyon, napakaraming UN Army ang naisakripisyo. Sila po ay naglaban sa pagitan ng ilog. Noon ay malakas ang ulan at bumabaha. At maraming tao ang namatay sa aming hukbo. At ang hukbo ng UN ay namatay din doon sa pamamagitan ng bomba ng kalaban at ng pagbaha. Mayroon pong isang Amerikanong sundalo ang nasugatan at sa bandang huli, siya po ay namatay. Subalit,
Nung ang sundalong Amerikano na ito ay buhay pa, humiling siya sa kanyang asawa na nakatira sa Amerika. Sabi niya, kung meron sanang tulay sa ilog na ito, maraming tao sana ang hindi namatay. Subalit, walang tulay dito. At maraming tao ang namatay. Kaya gumawa ka ng tulay dito. Gamit ang lahat ng ating mga pag-aari, sabi niya. Ito po yung kahilingan ng sundalong Amerikano. Kaya, pagkalipas po ng maraming taon, ang asawa ng sundalo ay nagpagawa ng tulay doon gamit ang lahat po nilang mga pag-aari. Alam niyo noon, walang anumang tulay doon. Nung una ay gawa ito sa kahoy, subalit ito yung ginawa nilang tulay, una ay gawa sa kahoy, subalit ito ay matibay. At ang lahat ng kanyang kayamanan, pag-aari ay ginamit po dito. Ngayon, ang tulay ay binago na at naging napakaayos. Sa gitna ng tulay ay naroon ang mga UN soldiers na may suot na kapote at nakikipaglaban gamit ang kanilang baril sa gitna ng malakas na ulan. Marami po ang mga sundalo ng UN ang nagtanggol sa bansang ito. Hindi lamang upang protektahan ang bansang ito, kundi upang kanilang labanan din ang puwersa ng mga komunista upang mapanatili ang kapayapaan. Kaya ang mga sundalo ng UN ay ang mga sundalo na nakikipaglaban para sa kapayapaan. Kaya ako po ay talagang namamangha kapag iniisip ko ang sakripisyo ng maraming tao. Kaya sa ganitong uri ng kaisipan, ilang mga manggagawa ng Panginoon ang naisakripisyo din sa pakikipaglaban sa Diablo upang maipangaral ang Ebanghelyo sa atin at upang pagdugtungin ang tulay ng Ebanghelyo para sa atin, kaya't marami pang tao ang maaaring maligtas. At bilang resulta nito, ang Ebanghelyo ay nakarating sa atin at ang pakikidigma ay nasa atin din. Kaya kung titingnan po natin sa Filipos, sa chapter 1 verse 30, yamang taglay ninyo ang gayon ding pakikipaglaban na inyong nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. Ngayon, para sa atin, ang pakikipaglaban ay hindi pa tapos. Ang digmaan laban kay Satanas, mayroong maraming kahirapan, pagdurusa, at maaaring may magbuwis ng buhay para sa digmaang ito. Kaya, pinagmasdan ko ito at naisip ko, oo, napakarami. Hindi lamang mga Koreano, kundi marami ring mga anak na banyaga ang nagbuwis ng kanilang buhay upang protektahan ang bansang ito. Gayun din naman, ang ating espiritual na pakikidigma ay hindi pa natatapos. Kaya't pinag-isipan ko po ng mabuti ang tungkol dito. Kaya ngayon, ang Christian life ay ang pakikidigma laban sa sanlibutan at sa Diablo. Sinabi ko po sa inyo noong nakaraan, kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ang atin pong hindi pa nababagong katawan ay target din upang tayo ay makipaglaban. Ito'y pakikipaglaban sa laman, sa pagnanasa ng laman, sa pakikipaglaban sa sarili, laban sa sanlibutan, kasalanan, at laban sa lahat ng pakana ni Satanas. Sa digmaang ito ay sinasanay ang mga kawal. Ngayon, bakit kayo sinasanay? Ang mga tao na sinanay ay mayroong kalakasan na wala sa mga karaniwang tao, na pagtatagumpayan nila ang mga kahirapan, nakakatakas mula sa kamatayan, nakikipaglaban sa kaaway na mas malakas sa kanila at nagtatagumpay. Naniniwala tayo na sinasanay at pinapalakas tayo ng Diyos upang maging mabubuting manggagawa ni Kristo Jesus. Kapag nagsusugo ng mga hukbo, hindi lamang sila sinasanay, kundi binibigyan din sila ng mga kagamitan at sandata. At tayo naman, tutulungan din tayo. Susuportahan tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, gaya ng pagsuporta natin sa mga pangangailangan ng mga sundalo. Kaya ano ba ang kailangan natin? Ang Panginoon ay nakikipaglabang kasama natin. Kaya kailangan ninyong palaging pag-isipan ang tungkol sa bagay na ito. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Kaya nga,
mayroon tayong espiritual na digmaan. Isang digmaan laban sa diablo at isang digmaan laban sa sanlibutan. Sa digmaan ito, ang mga Kristiyano ay nagdurusa at nagsasakripisyo at ang Panginoon ay kumikilos sa kanila. Gayunpaman, si Satanas po. Si Satanas, ang pinakamatalino, kasunod po ng Diyos, at siya'y napakalakas. Kaya nga, hindi tayo magtatagumpay gamit lamang ang ating sariling lakas. Nang si Martin Luther ay nakipaglaban sa malaking puwersa ng Katoliko, ay lumaban siya na hindi alintana ang kanyang buhay. Sa isang himno na isinulat ni Martin Luther, sabi niya, ang mundo ay puno na ng mga demonyo at sinusubukan tayong lunukin. Subalit huwag nawang huwag matakot na tumayo sa katotohanan at magtagumpay sa pamamagitan ng katotohanan. Kapag ako ay nagtitiwala lamang sa aking kalakasan, ako ay nagiging talunan. Isang makapangyarihang pinuno ang lalabas at makikipaglaban para sa akin. Sino ang pinunong ito? Ang Panginoong Hesukristo ay tiyak na magwawagi. Kaya ang bagay na ito ay nangyari kay Luther at nangyayari sa atin. Hindi tayo magtatagumpay kung magtitiwala lang tayo sa ating sariling kalakasan. Subalit, kung magtitiwala lang tayo sa Panginoon, siya ang makikipaglabang kasama natin, alang-alang sa atin. Ang Panginoon ang tagapaglikha. Siyang hari ng mga hari at siya ay kasama natin. Subalit dinadala tayo ng Diyos sa unahan ng digmaan laban sa diablo. At tinitingnan po ng Diyos kung gaano tayo katapang na magtiwala sa Panginoon ng lubusan at lumaban. Ngunit ngayon, sinabi ko ito sa inyo ng bahagya noong nakaraan, mayroon pong iba't ibang mga pagdurusa at sakripisyo sa pakikidigma laban sa diablo. Sa mga apostol, kabilang sa kanila ay si Apostol Pablo na nakipaglaban sa unahan na sa mga salita sa panahon ngayon. Sino po ang nasa unahan noong Korean War? Ang commander ng hukbo ay tumitingin sa panig ng kalaban at pagkatapos, siya ay nagbibigay ng utos sa mahusay na paraan. Sila ay nagbibigay ng mga utos para sumugod o kung ano ang gagawin. Pagkatapos, ang mga sundalong nakaabang at ang taong nasa unahan ay ang pinuno ng hukbo sa oras po na iyon. Kapag ang pinuno ng hukbo ay humawak na ng baril at nagsabing sugod, siya ay tumatakbo tungo sa kalaban at ang natitira sa mga sundalo ay tumatayo at sumusunod. Ang sundalong nasa tabi niya ay namatay at bumagsak. Kumanta siya, tumawid sa katawan ng isang kasama at magpatuloy. Alam niyo po ba ang kanta ng mga sundalong yun? Gaano katagal kayong lumaban? Isipin natin ang ating digmaan. Ngayon, tayo ay nasa digmaan. Ang Panginoon na hindi nakikita ay ang nasa unahan natin. Ang mga apostol, ang mga taong nangunguna sa pakikipaglaban. Si Apostol Pedro ay nanguna rin. Pagkatapos, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, alam niyo ba kung paano nakipaglaban si Apostol Pablo? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Ngayon, ang nagwawagi ay binibigyan ng medalya sa mundong ito. Kaya gaano kalaking kaaliwan ang medalyang iyon sa isang sundalong namatay sa labanan? Marahil ay magkakaroon ng mga benepisyo para sa pamilya ng sundalong iyon. Meron pong nagsabi ng ganito, ang medalya, maging gawa ito sa ginto, pilak o kung anuman, ito ay metal lamang. Hindi ito ang kaluwalhatian na ibinibigay sa atin. Ang kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa ating mga tagumpay ay walang hanggang kaluwalhatian. Magtagumpay ay ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono sa Apokalipsis 3:21. Papaupuin kitang kasama ng Panginoon sa kanyang trono ng kaluwalhatian, sabi po. Kaya gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono.
Mayroong isa pang kaluwalhatian na ibinibigay sa mga tao po na nagtatagumpay. Sa ikalawang Timoteo 4.8, kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kaya ang putong ng katwiran ay nakalaan para sa akin gaya po ni Pablo. Ang tapat na hukom ang magbibigay nito sa araw na iyon. Ang kaligtasang tinanggap natin ay pareho lang, subalit ang kaluwalhatian ba ay pareho sa mga taong pumunta sa digmaan at lumaban hanggang kamatayan at nagwagi, at sa mga taong tumakbo lang dahil takot mamatay? Sa tingin ko po, sa mga araw na ito, kahit na hindi ako mamuhay sa pananampalataya, ang iba naman ang gagawa ng lahat. May nagsasabi po ng ganito, kahit na hindi ako mag-evangelize, ang ibang tao ang gagawa. Ang taong ayaw magdusa at nabubuhay ayon sa kanyang sariling ginhawa at makasarili ay tulad sa sundalong tumakas sa digmaan. Pag-isipan po natin ang tungkol dito, mga kapatid. Paano ako magpapahinga sa komportabling lugar habang ang ibang sundalo lumalaban at may pagdanak ng dugo? Kung ganito, eh tatakas ang sundalo po na ganito. Ang Panginoon ay nagmamasid. Maraming mga pakikipaglaban dito sa Roma chapter 8. Pinapaliwanag dito kung anong uring pakikipaglaban mayroon sila. At iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto, pinatawid sa dagat na pula, gaya ng sa tuyong lupa. Sinanay sila sa loob ng 40 taon. Pagkatapos sila ay pumasok sa lupain ng Kanaan na ipinangako ng Diyos. Sila ba'y pumasok lamang basta doon? Hindi, kailangan nilang lumaban at manalo. Mayroong 7,000 ng mga higante na nakatira sa Kanaan. Si Josue ay lumaban kasama ng mga Israelita. Nilupig ang 7,000 at sinakop ang lupain. Bakit po? Dahil kailangan niyang lumaban at manalo. Ang lupain ng Kanaan ay anino ng langit at ang buhay ng mga ligtas na Kristiyano na puspos ng Espiritu Santo. Ang buhay sa ilang ay ang pakikipaglaban, pakikipagdigma, laban sa sarili sa loob ng 40 taon sa ilang. Pagkatapos, ang lahat ng mga taong tumingin pabalik sa Ehipto ay namatay. At ang naroon lamang ay ang mga batang ipinanganak mula sa lupain ng Kanaan at ang mga batang ipinanganak sa ilang. Ano pong ibig sabihin nito? Ang mga matatandang kalalakihan ay ang mga pagnanasa ng laman, sila po'y namatay na. At ang bagong kalalakihan na muling ipinanganak at sinasanay bilang mga anak ng Diyos, sila ang nabubuhay. Sino po sila? Sila ang mga puspos ng Espiritu Santo. Kaya kailangan natin sakupin at kunin ang lupain ng Kanaan. Ito ay hindi ibinibigay ng walang bayad. Kailangan nating paalisin ang 7,000. Kaya dito po, sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 8 verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay. Dito po, malalaman natin ang 7 bagay. Mamaya po, makikita natin. Ang digmaang ito ay nasa atin. Hindi po dapat kumikilo sa kanyang sarili lamang. Kaya tingnan po natin ito. Ito yung nakalagay sa verse 31. Roma 8:31. Ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sinabi din ni Apostol Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kapag tinitingnan ko ang mga salitang ito sa wikang Ingles, if God is for us, who can be against us? Ito ay mas higit na totoo. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sa Joshua 23 verse 10, magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000 sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo gaya ng ipinangako niya sa inyo. Kung ang Diyos ay kakampi natin, kung ang Diyos ay nasa atin, tutulungan tayo. Sino ang laban sa atin? Sabi dito, sino ang laban sa atin? Sino po ang magiging laban sa atin? Wow, kaya kapag nakikita ko ito, nakakaramdam ako ng kalakasan at ito'y nag-aalab. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000. Paano ang isang tao'y magwawagi sa 1,000? Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo. Kaya kung ang Diyos ang makikipaglaban para sa inyo, hindi ba't makakaya ninyong mapagtagumpayan hindi lamang ang 1,000 katao, kundi kahit na 10,000? Kaya, sino ang laban sa atin? Verse 33, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diablo, siya ay gumagawa upang magkasala ang tao at patuloy na inuusig sila. Kaya ang tao ito ay ginagawa ang lahat ng masama.
Siya ay nagnakaw, nagsinungaling, nanloko ng tao, nangalo niya, at gumawa ng maraming mga, ng napakasamang mga bagay. Alam niyo, kahit na si Job ay matuwid, ang Diablo ay nagtungo sa Diyos at pinaratangan niya si Job. Siya ang nagpaparatang. Subalit binayaran na ni Jesus ang lahat ng kabayaran ng mga kasalanan natin. At siya na muling binuhay ay naging ating katuwiran at tayo ay nananampalataya sa Kanya. Tayo ay inaring ganap ng Diyos. Ngayon, sino ang magpaparatang sa atin? Sino ang susubukang hatulan tayo? Tayo ay may kapanatagan na. Tama po ba? Sinong laban sa atin? Kaya ngayon, dapat tayong magkaroon ng ganitong katapangan. Gaya po sa verse 34, sa Roma 8:34, sino ang hahatol? Si Kristo na namatay, oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Kaya tama po, tayo'y may kapanatagan. Kaya, sino ang laban sa atin? Sino ang ahatol? Si Jesucristo. Si Kristo Jesus na namatay. Siyang muling binuhay mula sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siyang namamagitan para sa atin. Si Jesus na nagpatawad sa ating mga kasalanan ay muling binuhay at inaring ganap at umakyat sa langit. Siya ay patuloy na nananalangin para sa atin sa kanan ng Diyos. Ngayon, sino ang laban sa atin at hahatol sa atin? Tayo ay lubos na naligtas sa kamay ng biyaya ng Panginoon at ng Kanyang kapangyarihan. Kaya ganun din po, sa Roma chapter 8, verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaya't ngayon ang tanging anak ng Diyos ay isinuko ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus ang tagapaglikha at kapantay ng Diyos. Iniwan niya ang lugar na iyon na bakante. Siya'y pumarito sa hamak, makasalanan at maraming mundo. Nagdusa ng lahat ng pagdurusa ng tao at hinatulan ng kamatayan kahit na wala siyang kasalanan. At siya ay pinagsisampal ng mga makasalanan sa kanyang pisngi. Pinalo ang kanyang ulo ng patpat. Dinuraan siya sa kanyang mukha. Pinagsabihan ng lahat ng uri ng mga sumpa. At siya ay walang awang pinagahampas ng latigo. Pinasan niya ang krus at nilagyan siya ng koronang tinik sa kanyang ulo. Si Jesus ay pinako sa krus at namatay sa Golgota. Bakit po? Para sa atin. Bakit? Para sa atin. Tinanggap niya ang lahat ng sumpa at kahatulan na nararapat ay sa atin. Si Jesus na nagdanak ng kanyang mahalagang dugo ay hinugasan ang lahat ng ating kasalanan magpakailanman upang tayo ay hindi na kailanman mahatulan at isumpa. At siya ay muling binuhay. Kaya ngayon ay binigyan niya tayo ng katibayan upang sampalatayanan at patuloy na manalangin para sa atin. Kung iniisip ninyo ang biyaya ng Diyos, kung iniisip ninyo ang pag-ibig ni Kristo, sa Roma 8:32 ay makikita natin ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay at hindi pinagkait ang kanyang anak para sa ating lahat, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya, ano pa ba ang hindi kayang ibigay sa atin ng Diyos? Sa pananampalataya, sa pag-ibig na ito ng Diyos, tayo ay naligtas. Sa unang Juan 4 verse 16, at ating nalalaman at sinasampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ating nalalaman at sinasampalatayanan. Ang pananampalataya sa biyaya ng Diyos ay nangangahulugan na pananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. At ating nalaman, naunawaan at sinampalatayanan ang pag-ibig na ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman iniibig din natin ang Panginoon. Dahil iniibig ako ng Jesus, iniibig ko rin si Jesus. Siya'y dumating upang mamatay sa krus, upang tubusin ang aking kaluluwa. Kaya, sa ikalawang Korinto 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimo sa amin. Ang Kristiyano ay naunawaan ang kanyang pag-ibig at nabihag sa pag-ibig na ito ni Kristo.
ang pagiging bihag sa pag-ibig ni Kristo. Ibig sabihin, ito po ay ito po ay nakakaakit. Dahil sa pag-ibig na iyon, hindi na natin iniibig ang sanlibutan. Dahil sa pag-ibig na iyon, kinapupuotan natin ang makasalanang mundo. Sumusunod tayo sa salita ng ating Panginoon. At dahil iniibig natin ang Panginoon, mapagtatagumpayan natin ang anumang kahirapan. Dahil sa pag-ibig na iyon, mapagtatagumpayan natin ang mga pagsubok at tukso ng Diablo. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Mula sa pag-ibig ni Kristo. Sino po ang makapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ni Kristo? Sa mundong ito, upang malabanan ang Diablo at ang sanlibutan, sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ay dapat tayong mapuno ng Espiritu Santo. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay nangangahulugan na mapuno ng pag-ibig ng Panginoon, mapuno ng salita ng Panginoon, mapuno ng pagkatao ng Panginoon, magpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan ang mapuno ng Espiritu Santo. Sinabi ko po sa inyo na kung hindi mapupuno ng Espiritu Santo, ang isang Kristiyano ay hindi makakapamuhay ng normal na buhay pananampalataya. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay hindi po ito naisasagawa sa espesyal na pamamaraan. Alam nyo, hindi po sinabi ng Diyos na tayo ay maging espesyal. Hindi po. Normal lang. Habang ang mga tao ay nabubuhay, may mga taong ipinanganak bilang mga tao, tumatanggap ng edukasyon bilang mga normal na tao, at namumuhay bilang mga tao na may normal na pag-uugali. Ngunit, may mga tao na ipinanganak bilang tao subalit, nabubuhay ng abnormal tulad ng mga hayop. Abnormal po ito. Opo. At mas maraming mga tao pa ang nabubuhay na abnormal. Kakaunting tao lamang ang namumuhay ng normal. Kaya ngayon, iniisip pa ng mga tao na mas normal na maging abnormal. Bakit po? Sapagkat mas marami ang abnormal, hindi normal. Sa mundong ito, nananalo ang nakakarami, hindi po ba? May isang unggoy na may dalawang mata ang nagpunta sa isang bayan kung saan nakatira ang mga unggoy na meron lamang isang mata. At pinagtawanan nila siya na sinasabi, dumating na ang hangal na may dalawang mata. Kaya itong unggoy na may dalawang mata ay sinadya po niyang dukitin ang isang mata niya nang hindi nag-iisip. Bakit niya po ito dinukit? Sino po ang hangal? Kung tayong mga Kristiyano ay namumuhay ng matuwid bilang mga Kristiyano, isusumpa tayo ng sanlibutan, kamumuhian tayo, at iisipin nilang tayo hangal. Pero sino bang hangal? Sino ang baliw? Sino bang mali? Tingnan po natin kung ano ang mangyayari. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating hangarin ang isang normal na buhay Kristiyano. Sa ibang salita, dapat nating hangarin na mapuno ng Espiritu Santo. Dahil maaari lamang tayong mamuhay ng normal na buhay kapag napuno tayo ng Espiritu Santo. Napakaraming mga tao na hindi normal ang pag-iisip. Kahit na mahina tayo sa pisikal, sa ating buhay pananampalataya naman, ay dapat magkaroon tayo ng isang malakas at matinong pag-iisip bilang mga Kristiyano. Isang tao may matatag na kalooban. Isang tao na nabubuhay para sa isang layunin. Kaya para sa isang layunin, ang ating mga paningin ay dapat po natin naiayos. Dapat na maging maayos. Hindi tayo tumitingin sa kung saan-saan. Tumitingin lang sa unahan. At magpatuloy sa landas na ito, mula sa simula hanggang sa katapusan. Minsan, tila'y nabubuhay sila sa isang buhay na may pananampalataya at sa ibang pagkakataon naman ay nabubuhay sila ayon sa kagustuhan nila. At pagkatapos, iiwan ng Diyos na mahabang panahon at kapag naalala nila ang Diyos, bumabalik sila sa Diyos. Ano kaya ang sasabihin ng Diyos kapag nakikita niya sila? Ang sabihin niya, hoy, kailan ka ba lalago? Kailan ka mabubuhay ng normal? Hindi ba talaga mabubuntong hininga ang Diyos? Wag nawa tayong maging gaya ng ganito. Ang ilang mga tao iniisip na lumalago sila ng kaunti kung siya ay mahabang panahon ng ligtas. Hindi po. Yamang sila ay naligtas ng matagal na panahon na, kailangang
ang kaya kanilang pananampalataya ba ay kusang lumalago na lang ng ganun? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinusubukan ng Diablo na alisin ang pag-ibig ni Kristo mula sa atin. Patuloy niya tayong pinaghihiwalay sa Panginoon. Kaya sa ikalawang Corinto 11 verse 2, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Si Jesus ang asawang lalaki, at ang taong ligtas ay ang babaeng ikakasal kay Kristo. Bilang malinis na berhen, bagaman tayo ay maruming makasalanan, ay nilinis tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, at nililinis tayo ng salita ng Diyos at binabago tayo araw-araw. Kaya pagdating ng Panginoon, nakalagay po sa Apokalipsis chapter 19, kapag tumayo tayo sa handaan ng kasalan ng kordero, tayo ay nakasuot ng pinong lino, maliwanag at malinis, at makikibahagi sa hapunan ng kasalan ng kordero. Noong nakaraan po, nanood po ako ng pelikula na ang pamagat ay The Wedding Feast at Cana. Sa palagay ko, ito isang pelikula na ginawa sa Amerika. Ngunit maaari niyo po itong mapanood ngayon. Akala ko ito ay isang pagdiriwang lamang sa kasal, ngunit ito ay isang engagement ceremony. Matapos silang maging engage, nangako ang ikakasal na babae sa lalaking ikakasal. Napakalinis ng lino na suot ng babaeng ikakasal tulad ng mga damit sa kasal sa ngayon. Kailangang isuot ito ng ikakasal at maghintay para sa araw ng kasal. Subalit, tulad ng sinabi ni Jesus, subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Kaya ang kanyang binang lalaki lamang nakakaalam ng araw na iyon. Sinabi ni Jesus, ang aking ama lamang ang nakakaalam ng araw at oras. Kailangang isuot ng babaeng ikakasal ang damit pangkasal at maghanda araw-araw dahil hindi niya alam kung kailan ang araw ng kasal, kung ngayon o bukas. Anumang oras ay maaari siyang pumasok. Pagkatapos ay kailangang pumasok agad ang babaeng ikakasal. Kaya't ang babaeng ikakasal ay laging malinis, na nakabihis at natutulog dahil hindi niya alam kung kailan darating ang lalaking ikakasal. Ito ay patungkol sa dapat nararapat nating pamumuhay na may merong pusong handang makatagpo ang Panginoon anumang oras dumating ang Panginoon. Hindi po ito tumutukoy lang sa mga pisikal na damit. Kaya sa Mateo 25 sa ating gabi, sabi nila narito ng lalaki ikakasal. Kahit ang mga birhen ay bumangon at lumabas upang salubungin ng lalaki ikakasal. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo tinakda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Ang taong ligtas ay tiyak na mga taong engaged na. Ngunit hindi natin alam kung kailan ang araw ng kasal. Ito ay ayon sa pagpapasya ng Diyos. Kaya nga, inaasahan natin ang araw na iyon araw-araw, maging ito man ay ngayon o maging bukas. Ngunit, sinabi ni Apostol Pablo, kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamamagitan ng kanyang katosuhan, sa ikalawang Corinto 11 verse 3, dinaya ng ahas si Eva at kinain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, na ipinag-utos ng Diyos na huwag kainin at ibinigay ito ni Eva kay Adan at pareho sila nagkasala. Dahil sa pagkahiwalay ni Adan sa Diyos, nagawa ng Diablo na siya ay maihiwalay mula sa pag-ibig ng Diyos at pinalaya sa halamanan ng Eden at isinumpa. Ang Diablo ay nabubuhay pa rin gaya ng panunukso ng ahas kay Eva. Ngunit ako'y natatakot na kung paanong ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Bagaman hindi maaalis ng Diablo ang kaligtasan mula sa atin, patuloy niyang sinisikap na tayo maging masama upang mawala ang ating dalisay na pag-uugali bilang mga babaeng ikakasal kay Kristo. Kaya't sinabi ni Pablo, ngunit ako'y natatakot na ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Kung ginagawa ng Diablo na tayo ay maghinala sa pag-ibig ng Panginoon at sinisikap niya na ibigin natin ang sanlibutan at ihiwalay tayo sa Panginoon. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Normal lang nasabihin po ito. Huwag mo akong patatawanin. Sa palagay mo ba matutokso mo ako sa iyong mga pabulong-bulong? Gaano ba ako iniibig ng Panginoon?
Sa palagay mo ba ay mayroong mas higit akong minamahal kaysa Panginoon? Kaya wag mo kong patawanin. Ganito po yung sagot. Ang tukso ng Diablo ay dapat labanan kaagad. Hindi tayo dapat na matukso dito. Sa Santiago chapter 4, verse 4 hanggang 5, mga mangangalunya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos? O iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinabi ng kasulatan na ang espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugo? Ang espiritu po'y dumating sa atin. At hindi natin alam kung gaano naninibugo ang Panginoon kung higit nating iniibig ang iba kaysa sa Panginoon. Kung iniibig ninyo ang sanlibutan, mga ngalunya. Sino po ang sinasabihan dito? Ito'y sinasabi sa taong ligtas. Hindi dapat natin alisin ang pag-ibig natin para sa Panginoon. Hindi dapat tayo matukso. Hindi dapat tayo madaya. Hindi natin dapat ibigin ng kahit anong bagay higit kaysa Panginoon. Ang Panginoon ang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Iyon ang dahilan kung bakit nais ng Panginoon na ang ating pag-ibig ay kanya lang. Dahil inibig niya tayo. Kaya nga, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? At sinabi din, ang kapighatian ba? Sa verse 35. Ang kapighatian ba? Ngayon, sinisikap ng Diablo na ihiwalay tayo mula sa pag-ibig ni Kristo. Kaya may mga pagdurusa at pagsubok. At ang una ay ang kapighatian. Sa panahon ng ministeryo ng evangelism, si Apostol Pablo po ay dumanas ng matinding kapighatian at pagdurusa. Tama po ba? Kaya nga sa ikalawang Korinto chapter 11, ni hindi man lang natin maisip ang kapighatian na dinanas ni Apostol Pablo. Paano naman ang mga miyembro ng sinaunang iglesia? Sila'y nagdusa ng labis na kapighatian, pag-uusig at pagdurusa dahil sa kanilang pananampalataya. Sila po ay labis na nagdusa. At sa mga banal na nasa Roma noong panahon ni Emperador Nero, pinapatay niya ang mga taong naniniwala kay Jesus nang walang pinipili. Sila ay sinusunog, ipinapako sa krus hanggang mamatay. At kinakaladkad sila sa Coliseum. Ibinibigay sila bilang pagkain ng leon. Napanood niyo na ba yung isang pelikula na ang pamagat ay Covetous? Hindi ito ginawa na sa imagination lang. Ito po ay isang tunay na pangyayari na isinapelikula. Sa katunayan ay ganito po talaga ang tunay na nangyari. Ganito ang tunay na nangyari. Sinasabi na si Emperador Nero ay ibinibitin ng mga tao sa punong kahoy, sila ay winiwisikan ng langis, at ginagawa silang sulo sa gabi. Hindi natin alam kung gaano karaming mga tao ang pinatay. Subalit, kahit na sa ganito sila pinapatay, iningatan nila ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pag-ibig sa Panginoon hanggang sa kahuli-hulihan. Hindi sila kailanman sumuko dito. Si Apostol Pablo ay talagang nanindigan na anumang uri ng kapighatian at pagdurusa na maaaring magkaroon ay hindi niya sisirain ang kanyang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Ganito po si Apostol Pablo. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? Hinuli niya ang mga Kristiyano at sinasabi, sabihin mo, hindi ka sumasampalataya kay Jesus. Isang salita lang at pakakawalan kita. Ngunit hindi po nila ito ginawa. Itong mga tao na ito, matapos nilang maligtas,
ay nagkaroon sila ng tiyak na pananampalataya sa Panginoon at nabuhay para sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian. Subalit sa palagay ba ninyo ay natakot sila sa mga paghihirap, sa mga pagdurusa, kamatayan na malapit na nilang harapin? Hindi po. Dinala sila sa arena, sa Coliseum, at pagkatapos ay pinakawalan yung mga gutom na leon sa kulungan, nilapa sila ng mga leon hanggang kamatayan. Si Daniel ay iningatan ng Diyos mula sa bibig ng leon, ngunit hinayaan ng Diyos ang mga Kristiyano na mamatay mula sa leon. Nilapa sila ng mga leon. At umaawit sila hanggang sa mamatay. At pinupuri nila ang kaluwalhatian ng Diyos kahit na sila ay sinusunog hanggang sa kamatayan. Hindi sila natakot sapagkat naniniwala sila sa buhay na walang hanggan at sa kaluwalhatian pagkatapos ng maikling hirap ng kamatayan. Kung pag-iisipan natin ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon at siya na banal na namatay sa krus para sa atin at ang lahat ng uri ng kahihiyan ay hindi maikukumpara ang pagdurusa natin para sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating hamak na katawan. Ang Diyos ay nagmamasid po sa atin ngayon. Nais niya na makita kung gaano natin kamahal ang Panginoon at kung gaano tayo katapang na nag-iingat ng ating pananampalataya. Nais po niya itong makita, yung ating tapang at pag-iingat ng pananampalataya. Ang Diyos ay labis na malulugod na makita tayong matapang na humaharap sa kamatayan. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo magtiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakahila siya, ikakahila rin niya tayo. Sabi sa 2 Timoteo chapter 2. Kaya sa 2 Corinto 5 verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo namamatay. Sinabi din ni Pablo, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kung nabubuhay tayo sa Panginoon, tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo sa Panginoon, tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. Ang mga taong nais na mamatay para sa Panginoon ay maaaring mabuhay ng maayos para sa Panginoon. At ang mga namumuhay ng maayos para sa Panginoon ay karapat-dapat mamatay para sa Panginoon. Sa kabilang banda, ang mga natatakot mamatay para sa Panginoon ay hindi mabubuhay ng may katapangan para sa Panginoon. Mayroon po bang madadaya kapag ang isang duwag at ang isang taong takot mamatay ay nagpapanggap na isang makabayan, isang taong tumatakas sa panahon ng digmaan, tapos sasabihin niya, mahal ko ang aking bansa? Ang may kakayahang mamatay para sa Panginoon ay maaaring mabuhay para sa Panginoon. At ang maaaring mabuhay para sa Panginoon ay karapat dapat mamatay para sa Panginoon. Nalalaman po yan ng Diyos. Mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Kaya isipin niyo po, ang mga Kristiyanong sinunog matapos ang labanan ng isang leon sa bulwagan po ng mga Romano. Tingnan po natin sa mga awit chapter 22. Tingnan po natin, awit 22. Babasahin ko po ito. Mga awit chapter 22, verse 12 hanggang verse 13. Babasahin ko po. Pinaliligiran ako ng maraming tao, ng malalakas na toro ng basan ay pinalilibutan ako. Sa akin, ang kanilang bibig ay binuksan nila ng maluwang, gaya ng sumasakmal at liyong umuungal. Halos 1,000 taon bago dumating si Jesus, ipinahayag ni David ang paraan ng pagdurusa ni Jesus doon sa krus. Pinaliligiran ako ng maraming toro, ng malalakas na toro ng basan ay pinalilibutan ako. Pinatay si Jesus ng mga relihiyosong Hudyo at mga sundalong Romano. Sa akin ang kanilang bibig ay binuksan nila ng maluwang,
gaya ng sumasakmal at diyong umuungal. Kaya tulad ng isang gutom na leyon na dumarating at ibinubuka ang kanyang bibig, nangangagat at lumalapa, si Jesus ay napunit sa krus, nasugatan at namatay. Ginawa po ito ng Panginoon upang tayo ay mailigtas. Ngayon, tanong, natatakot po ba kayong magdusa para sa Panginoon? Para sa Panginoon na nagligtas sa atin? Natatakot po kayo? Ha? Sa ilang mga kalagayan, sinasabi nila, kung magiging tapat ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, babalatan ka namin ng buhay. Mailalarawan niyo po ba kung gaano kasakit ang balatan ka ng buhay? Eh, hindi ka kaagad pinapatay? Kahit malapit na silang mamatay at napunit ang kanilang balat, sinasabi nila, pinupunit niyo lang ang laman ng yung laman na sanhi ng aking pagkakasala. Ngunit bibihisan ako ng Diyos ng maluwalhating kasuotan. Sumuko po ba sila? Hindi po nila ginawa yung pagsuko. Gaya sa Hebreo chapter 11, ang iba'y pinahirapan at ang iba'y tumangging tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na maguli. Patayin ninyo ako, gawin ninyo hanggat gusto ninyo, alisin ninyo ang aking balat, sunugin ninyo. Pansamantala lang ang paghihirap na ito at ito'y walang anuman kumpara sa walang hanggang kaluwalhatian. Sa palagay niyo po ba, ito ay isang normal na sagot? Sa palagay niyo, magagawa niyo po ba ang parehong bagay kung kayo ang naroroon o kung mangyari sa inyo ang ganun? Sa palagay niyo, kaya po ba kung malalagay kayo sa ganung sitwasyon? Ang halimaw na pinakawalan ng Diablo ay sinusubukang lusubin tayo gaya ng mga gutom na leyon. Kailangan po nating lumaban at magtagumpay sa mga halimaw na iyon. Ang unang halimaw na kinokontrol ni Satanas ay ang kahirapan. Karaniwan itong nagmumula sa iyong panlabas ng mga sitwasyon tulad ng mga sakit o yung mga pagdurusa. Kahirapan. Ganito po yung nangyayari. Ito po'y mula sa labas. Ito yung unang halimaw, yung kahirapan, gaya ng sakit, gaya ng mga pagdurusa. Minsan, maaaring biglang pumanaw ang ilan sa mga minamahal na miyembro ng atin pong pamilya. Alam niyo po ba, maraming naging paghihirap si Apostol Pablo. Tingnan po natin sa Ikalawang Korinto chapter 11. Ikalawang Korinto chapter 11. Ikalawang Korinto chapter 11, magmula verse 23. Ikalawang Korinto chapter 11, magmula verse 23. Magmula verse 23, basahin natin. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog, at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo. Minsan ay pinagbabato. 3 ulit akong nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi ako'y nasa laot, nasa madalas na paglalakbay. Nasa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Ang mga pinagdaanan ni Apostol Pablo ay nagpapakita sa atin kung paanong dapat mamuhay ang mga manggagawa para kay Kristo. Sinasabi niya roon, ganito ako naging manggagawa ni Kristo. Hindi ko alam kung mauunawaan ninyo ito o hindi, ngunit marami akong pagpapagal bilang isang manggagawa ni Kristo. Ganito po yung naisabihin ni Pablo. Ipinapakita nito kung paano tayong dapat na mabuhay para kay Kristo bilang mga manggagawa ni Kristo. Hindi po gaanong pinakitunguhan ng maayos si Apostol Pablo.
Nakatanggap po siya ng maraming paghagupit, bagaman wala naman po siyang ginagawang mali. Hindi na mabilang kung ilang beses siyang binugbog. Maraming beses na siyang halos mamatay at 5 ulit na tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. Sinabi nila na hahagupitin siya ng 39 sa halip na 34 na sinasabing hindi nila siya maaaring hayaan sa pamamagitan ng paghampas ng 40 hagupit. Kaya nakatanggap si Pablo ng 39 na paghagupit at ito po'y 5 beses na nangyari. Hinampas po siya, pinalo ng 3 beses. Hindi po natin mailalarawan kung gaano po itong nakakatakot. Sa ilang kaso, maaari po itong ikamatay ng mga tao. Isang araw, nangangaral po siya sa mga tao sa Listra at pinagbabato siya ng mga Hudyo hanggang mamatay. Itinapon nila si Pablo sa bintana, ngunit siya'y nabuhay at muling nangaral. Hindi siya tumakas nang magkaroon siya ng malay. Sa halip, tinipon niya ang mga kapatid, nagtungo sila sa Listra. Sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya tingnan mo ako, sabi niya. Kailangan nating dumaan sa maraming mga kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. 3 ulit siyang nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi siyang nasa laot, nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lunsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Napakaraming mga panganib. Kung walang Diyos, hindi siya maaaring tumagal ng ganun katagal. Hindi siya namatay, kundi patuloy na nangaral at nagbahagi ng Ebanghelyo. Sa huli, nagpunta siya sa Roma upang magbahagi ng Ebanghelyo at siya'y pinugutan ng ulo doon. Sa palagay ko, ay dapat tulungan siya ng Diyos na huwag mapunta sa bilangguan. Ngunit habang si Apostol Pablo ay binubugbog na bilanggo at ginagapos sa bilangguan sa ilalim ng lupa, sinabi ng Panginoon sa kanya, lakasan mo ang iyong loob sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Ibig ko pong sabihin, bakit nagpakita ang Panginoon pagkatapos siyang bugbugin kahit na maaari naman niya itong protektahan upang hindi makulong at mabugbog? Paano naman po si Santiago? Siya po ay nasa bilangguan. Subalit nauna siyang pinugutan ng ulo habang si Pedro po, na may pinalaya sa parehong oras. Minsan, hinahayaan sila ng Diyos na palayain at kung minsan hinahayaan sila ng Diyos na mamatay. Lahat po ng ito ay gawa ng Diyos. At ipinapakita niya sa atin ang iba't ibang kaso para ipaalam sa atin kung ano ang mga pagdurusa na maaari nating maranasan alang-alang kay Kristo at kung paanong ito ay malalampasan natin. Maging si Jesus ay isang halimbawa rin para sa atin. Bagaman siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal, siya ang pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Ipinakita niya sa atin ang kapighatian upang ito'y ating sundan. Ang mga ganitong uri ng kahirapan at kapighatian sa katunayan ay mabuti para sa atin. Sa Job chapter 23 verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok ay lalabas akong parang ginto. Sa 1 Pedro 1 verse 6 sa ganito, kayo'y nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Ang ginto ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, hindi ito maaaring maging purong ginto sa umpisa. Kapag natagpuan ito sa minahan ng ginto, meron itong dumi na maaaring matanggal sa pamamagitan ng apoy. Kaya habang tinutunaw ang ginto, ang karumihan nito ay matatanggal. At ang prosesong ito ay ang pagpapadalisay sa ginto. Pagpapadalisay. Bakit ba tayo binibigyan ng Diyos ng mga kapighatian at kahirapan?
Ito'y dahil magagawa nitong tanggalin ang karumihan sa atin at magagawa tayong maging purong ginto. At para sa ating pananampalataya, na higit na mahalaga kaysa dalisay na ginto. Upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahaya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Ang mga Kristiyanong ayaw sa kapighatian ay ang mga taong ayaw rin sa kaluwalhatian. Ang kapighatian ay mabuting bagay. Kapag ang church ay naharap sa mga kapighatian, ang mga mapagkunwari umalis. Kaya ang mga Kristiyanong dalisay gaya ng dalisay na ginto nananatili sa church. Kaya base sa kasaysayan ng church, kapag ang church ay nasa komportabling sitwasyon, lahat ng peking bagay ay dumadaloy sa loob ng church at nagkakaroon ito ng malawak na impluensya. Sa kabilang banda naman, kung mayroong mga pag-uusig, ang mga peke ay umaalis at mapagkunwari ay nagdalaho at tanging ang mga taong may tunay na pananampalataya lamang ang nananatili. Kapag ang ginto ay sinubok sa apoy, lahat ng karumihan at masasamang bagay ay naalis. Ang purong ginto ang resulta ng prosesong ito. Kapag mayroong mga kapighatian na dumarating sa atin, lahat ng masasamang bagay ay naalis at ang mga tunay na bagay ay naiiwan. Maging tungkol man sa individual o sa buong church. Kaya nga ang mga kapighatian, ito po ay mabuti. Si Job, siya ay dumanas rin ng pagdurusa para sa kanya. Kaya nga, pagkatapos niyang malampasan ang mga iyon, ay nagpatotoo siya. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ang Diyos ay sinasanay tayo sa pamamagitan ng mga kapighatian upang tayo ay magkaroon ng pananampalataya na higit kaysa dalisay na ginto. Tingnan natin sa Roma chapter 5. Roma chapter 5. Roma chapter 5. Verse 3. Magmula verse 3, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian. Bakit po? Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang pagtitiis ang nagsasanay sa ating pananampalataya. Ang pananampalatayang umaasa tayo sa Panginoon, maging sa gitna ng mga pagdurusa. Ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagpapatibay. Sinasanay nito ang ating pananampalataya at sa pagkaalam na ang pagpapatibay ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya ginagawa nitong mas higit pang malinaw ang pag-asa natin na makapunta sa langit. Kaya ang mga taong walang pag-asa, mga walang pananampalataya at pag-asa ay hindi mapagtatagumpayan ng pagdurusa. Kaya ngayon, sasanayin ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng kapighatian at pagdurusa at matitiyak ng Diyos kung gaano katotoo ang ating pananampalataya. At sabi dito, kapighatian o pagkabalisa. Sinasabi na ang kapighatian ay dumarating mula sa labas, sa kapaligiran, sa maraming paraan. At sinasabi naman ang pagkabalisa ay nagmumula sa ating isipan at mentalidad. Kaya mayroon pong mental na kalungkutan. Minsan ay labis ng pagdurusa. Kaya ang pagnanais na mabuhay ay napuputol at may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa. Subalit ang Panginoon, siya ang tumutulong sa atin na malampasan maging ang mga ganitong kahirapan. Ang Panginoon ay lumakad sa tubig noong ang mga alagad niya ay nakasalubong ng isang bagyo. At nasa pagkatakot po yung mga alagad na ang bangka ay tumuob at mamamatay sila nang wala sa oras sa kalagitnaan ng gabi at sa gitna ng bagyo. Ang Panginoon ay lumakad sa tubig at sinabing, ako ito, huwag kayong matakot. Siya, ang Panginoon po ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Habang ang mga alagad po ay natatakot na baka mamatay po sila nang wala sa oras. At sinabi ni Jesus sa kanila, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya gaya nito, kapag nakaharap natin ang bagyo ng kaguluhan at kahirapan at nahulog tayo sa kabalisaan, ang Panginoon ay darating at magsasabing, huwag kang matakot, kasama mo ako, poprotektahan kita. Kaya nga,
Kaya naman, dapat po natin na pagtiisan ng mabuti ang mga pagdurusa po natin. Kaya nga po, kung minsan, papayapain po ng Panginoon ang bagyo sa ating mga puso. Ano pong kasunod nito? Tingnan din po natin sa Roma chapter 8, sa verse 35. Sabi dyan, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? So, pag-uusig. Ngayon, ang dapat paghandaan ng mga Kristiyano ay ang pag-uusig. Mayroon din pong kapighatian, pag-uusig. Sinabi ni Jesus ang parehong salita sa Juan 16 verse 33. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Ang Panginoon ang siyang unang dumaig sa kapighatian. Kaya sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Nangangahulugan ito na ang Panginoon na dumaig sa sanlibutan ay kasama natin, sinabi na kapighatian o pag-uusig o tagutom. Ang pag-uusig ay isang bagay na hindi maiiwasang tanggapin ng mga Kristiyano. Sa 2 Timoteo chapter 3 sa verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ang ibig mabuhay na may kabanalan ay kinapuputan at inuusig ng mundo. Kaya huwag kang magpanggap mag-isa na mabuti ka. Ikaw ay hangal. Kakaiba po ito. Ang mga Kristiyano ay sinisikap na mabuhay ng mabuti at matuwid. Subalit ang mundo po nanlalapastangan, ng uusig, at sumasalungat na may lahat ng uri ng masasamang salita. Subalit, madadaig ba ng pag-uusig ang ating pananampalataya? Madadaig po ba ng pag-uusig ang ating pananampalataya? Kaya sa Mateo chapter 16 verse 18 sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Kahit nagkaroon ng hindi mabilang na pag-uusig sa kasaysayan ng church, posible ba na mawasak ang iglesia ng Diyos? Ang iglesia ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Tayong mga individual rin ay nakatayo kay Jesus na ating bato. Kaya magagawa ba ng kapighatian, kahirapan, pag-uusig, panganib o tabak na baliin ako? Kahit naputulin nila ang aking leeg, hindi nila maaagaw ang pag-ibig ng Panginoon mula sa akin. Ganito pong pananampalataya. Tama po ba? Sa mga gawa, chapter 8, si Esteban ay pinagbabato hanggang mamatay habang ipinapangaral ang Ebanghelyo. At malaking pag-uusig ang dumating sa iglesia ng Jerusalem. At ang lahat ng mga apostol ay kumalat. Bakit nananatili lang kayong lahat sa Jerusalem? Ang Ebanghelyo ay dapat maipangaral sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya tikinalat sila ng Diyos. Kaya ang mga Kristiyano ba ay nabuhay na nagtatago sa panganib na natatakot sila na mamatay sa iba't ibang bahagi? Hindi ho. Nagtungo sila sa pangangalat sa mga lugar at patuloy na ipinangaral ang Ebanghelyo. Ang mga taong kumalat sa iba't ibang bahagi ay naging mga evangelist at nangaral. Kaya ang kapighatian at pag-uusig ang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang Panginoon ang siyang tumutulong sa atin na matapang na magpatotoo sa Ebanghelyo ng Panginoon. At sinabi, kapighatian o pag-uusig o ang tagutom o ang kahubaran. Kapighatian o ang pag-uusig o ang tagutom o ang kahubaran o ang panganib. O ang tabak. So ano po ang tagutom? Pagtagutom. Alam niyo po, nagkaroon din ng matinding tagutom sa Jerusalem. Napakahirap po nito. Kaya dahil dito, ang iglesia ng mga hintil ay nag-ambaga ng pera at ipinadala ito sa mga banal na nasa Jerusalem. Bakit po? Ang Panginoon ay tinuruan ng iglesia ng mga Hudyo sa Jerusalem at ang mga iglesia ng mga hintil kung paano magmahalan sa isa't isa. Ang mga Kristiyano ay naghirap, nagutom at hubad para sa kapakanan ng kanilang pananampalataya. At minsan,
ay inuhuli ang mga taong nananampalataya kay Jesus at inuhubaran sila ng kanilang damit upang mapahiya. Sinaktan nila ang mga Kristiyano sa kakaibang paraan. Kahubaran. Ang kahubaran ay nangangahulugan na hubad. Gayunman, hindi pa rin sila sumuko. Sa ikalawang Korinto 11 verse 27, sa pagpapagala at hirap, sa mga pagpupuyat, sabi ni Apostol Pablo. Tingnan po natin. Ikalawang Korinto chapter 11 sa verse 27. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 27. Sa pagpapagala at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Si Apostol Pablo ay hindi lamang nagdusa ng maraming kapighatian at pagdurusa, kundi nahirapan rin sa at napuyat ng maraming beses. Hindi man lamang siya makatulog. Sa gutom. Ano ba ang gutom? Hindi sila makakain. Hindi po sila makakain. Gutom. Sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain. Ganito karaming pag-uusig na ba ang naranasan natin sa ating Christian life? Naranasan na ba natin magutom? Maging hubad? Mapuyat? Mga kapatid, hindi pa ninyo nararanasan ng anuman sa mga ito. Tama po ba? Ang mga ama ng pananampalataya ay nagdusa ng marami para sa Panginoon. Gayun din, sinabi nilang ang pananampalataya nila sa Panginoon ay hindi nagbago at walang makakasira ng pag-ibig nila sa Panginoon. Gayun man, tayong mga Kristiyano ay nahuhulog kapag ang tukso ay dumating. Subalit hindi dapat ganito. Nakakahiya yun. Dahil sa ating pananampalataya, kahit mayroon mang kapighatian, may pag-uusig, kahirapan, taggutom, ginaw, panganib o tabak ang dumating sa atin. Dapat nating ipakita na mas higit ang ating pananampalataya, na mas tiyak ito. Tama po ba? Ang mga naunang Kristiyano ay iningatan ang kanilang pananampalataya at matapang na nagpatotoo ng Ebanghelyo sa kabila ng ganitong kahirapan. Gayunman, kahit na ang mga Kristiyano ay nabubuhay sa kanilang komportabling buhay, alam nyo, hindi nila maingatan ang kanila pong pananampalataya. Kahit na sa mga maliliit na mga kahirapan, maliliit na mga tukso yung dumarating, ang pananampalataya po nila, hindi nila maingatan. Sila ay nabubuwal at nayayanig at hindi po dapat tayo maging ganito. Tingnan po natin, balikan natin sa Roma chapter 8, sa verse 36. Sa verse 36, sabi diyan sa unahan, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami ay pinapatay sa buong araw, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Sa verse 36, kami ay tinuturing ng mga tupa sa katayan. Gaanong pang-aabuso at pagdurusa pa ba ang kanilang dinanas? Ngunit, sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Ngunit, sa lahat ng mga bagay na ito, hindi dahil sa kung minsan sila ay nagwawagi at minsan sila ay talo, sila po'y nagtatagumpay sa lahat ng mga kahirapan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Dapat tayong manalangin upang makapamuhay rin tayo sa ganitong uri ng pamumuhay. Kaya nga, magagawa nating mapagtagumpayan lahat ng mga kahirapan sa pamamagitan ng Panginoon na sa atin ay nagmahal. Kaya malalampasan po natin ang mga kahirapan. Ito ang nagdadala sa atin sa maluwalhating pagtatagumpay. Gaano po ito kabuti? Ang tunay na larawan ng isang Kristiyano ay nahahayag kapag ang Kristiyanong ito ay nahaharap sa mga kapighatian at sa mga pag-uusig. Hindi natin maikukumpara ang pagdurusa mula sa COVID-19 sa pagdurusa na dinanas ng mga Kristiyano noon. Subalit iniingatan natin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa kalagitnaan ng mga pagdurusa na ito. Marahil, maging kahit na malalaking kapighatian man ang dumating, ay magagawa po natin ito na malampasan. Kahit na meron pang dumating na malalaking mga pagdurusa.
sa 1 Timoteo chapter 6 verse 12, makipaglaban ka sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, sabi ni Apostle Pablo. Hindi po ito nangangahulugan na panghawakan mo ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kundi upang ipakita ang katunayan ng buhay ninyo bilang isang tao na mayroong buhay na walang hanggan. Ang kapighatian sa mundong ito ay baliwala po. Gaano karaming pagdurusa ba ang dinanas ng Panginoon para sa atin? Gaano karaming pagdurusa ba ang dinanas ng mga apostol na nangaral po ng Ebanghelyo? Sinusundan po natin ang bakas ng pagdurusa. Ang maliliit na pagdurusa, yan po'y baliwala. Natatakot ba kayo sa kamatayan? Natatakot po ba kayo sa kamatayan? Ha? Gaya po ng sinasabi dito sa Ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandalihang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang magaan na kapighatian ay magaan lang. Napakaliit lamang po nito. Subalit inihahanda tayo nito para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Sabi sa Roma 8:17, kaya dapat po nating mapagtagumpayan ang mga kahirapan na nararanasan natin sa ngayon sa pamamagitan po ng pagtingin sa walang hanggang kaluwalhatian at pagtingin sa buhay na nasa harapan po natin. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hangganan. Ang mga magaganda at mariringal na mga bagay na nakikita ng ating mga mata, ang kayamanan at ang kaluwalhatian ng mundong ito ay gaya ng isang panaginip na lumilipas, at ang mga kahirapan na kinakaharap ng Kristiyano ay maiiksi rin. Tingnan po natin sa Awit chapter 8. Sa Awit ng mga Awit sa chapter 8 po. Pagkatapos po yan ng Ecclesiastes, Awit ng mga Awit, chapter 8. Sa verse 7, basahin natin, hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Ano po ba ang pag-ibig dito? Ito ay ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig. Hindi rin mapapatay ng tao ang alab, ang apoy ng pag-ibig na ito, ni malulunod man ito ng baha. Kung ihandog ng isang lalaki, dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Ang isang lalaki ay iniibig ang isang babae. Ang lalaki ay mayaman. Naaakit po siya doon sa babae. Kaya sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Lumapit ka sa akin. Narinig ko po ang isang kwento noon. Mayroon pong isang lalaki na may gusto sa isang babae na mayroon ng asawa. Kaya pinuntahan niya ang asawa ng babae. At sinabi niya, mahal ko ang asawa mo. Subalit kung wala ang pahintulot mo ay hindi ko mapapakasalan ng asawa mo. Kaya kung ibibigay mo sa akin ang asawa mo, bibigyan kita ng 5 bilyon. Kaya't naisip ng asawang lalaki, ang 5 bilyon ay malaking pera. At magiging mabuti kung pakakasalan ng asawa ko ang mayamang lalaking ito. Kaya tinanggap niya ang 5 bilyon at ibinigay niya ang kanyang asawang babae. Hindi po ako sigurado kung totoo ang kwento po na ito. Pero ito po ay ganito po yung nangyari sa kwento. Ibinigay po nung lalaki yung kanyang asawang babae at tinanggap niya yung 5 bilyon. Ipinagpalit yung asawa sa 5 bilyon. Ang ilang mga tao ay ganito ang iniisip. Sabi nila, sapat na kahit 4 na bilyon lang. Nakakatawang kwento po ito. Ang taong sinusubukang bilhin ng pera ang pag-ibig na tumanggap ng pera at ang mga nagbebenta ay magkapareho lang. Ito po ay hangal na pag-ibig. Ang pag-ibig sa pagitan ng tao sa mundong ito ay maaaring gaya po nito, subalit ang pag-ibig ng Panginoon ay iba.
Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang bahay, iyon ay kukutyaing lubusan. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito, maging kamatayan man, ay hindi ito kayang tangayin. Ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sabi sa Roma 8:39, upang makapamuhay ng tunay na Christian life ay dapat tayong mapuno ng salita ng Diyos at Espiritu Santo at magagawa nating magtagumpay sa pakikipaglaban ng pananampalataya. Ang araw ng pagdating ng Panginoon na nagligtas sa atin ay malapit na. Dapat ay magawa nating tumayo sa harapan ng Panginoon na nagligtas sa atin. Dapat po nating ingatan ang ating pananampalataya at pag-ibig hanggang sa katapusan. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos sa langit. Salamat po sa lahat ng iyong biyaya at pag-ibig sa amin na mga nararapat na mapunta sa walang hanggang sumpa at pagkawasak dahil sa kasalanan. Salamat po sa biyaya na ang Panginoon ang namatay sa krus sa halip na kami at iniligtas kami sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. At binigyan mo kami ng pag-asa ng buhay na walang hanggan at kaluwalhatian. Habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito ay mayroong maraming kapighatian at pag-uusig. Subalit dahil sa pag-ibig ng Panginoon ay nagpapasalamat po kami sa iyo, kami po'y lubhang mahina pa rin. Kaya't ingatan mo po ang aming pananampalataya at hawakan mo po kami sa pamamagitan ng kamay ng iyong pag-ibig at kapangyarihan upang ang pananampalataya namin na ibigin at sundin ang iyong kalooban ay hindi mabago hanggang sa kami ay tumayo sa iyong harapan. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.